Hello, magandang araw sa inyo. JDB po ang inyong kapaglingkod. Okay, so katatapos lang na rally ng mga DDS dito po sa harap natin, dito sa Loton. Ayan. Nakatagpo ko itong si AJ. Ayan. Tapos si Sampan Marino pumunta ay si Go Philippines. Alright, so ano ba assessment natin? Well, they failed na lusubin ng Malacanang, but I know that's a part of their plan. And apparently, dumating naman po rito sila dating Pangulong Duterte, Bato de la Rosa, Robin Padilla, at si VP Sara. Alam nyo, hindi pa rin po nakapagpadagdag ng crowd. Kung tama rin ang desisyon nila na mag-Jericho wall na lang sila rito, kasi hindi talaga kakayanin na lusubin ng Malacanang dahil mapapahiya sila. Sobra hong konti nila. Imagine 50,000 sila nung unang araw. Hanggang ngayon, 50,000 pa rin na fake news. So, wala hong nagbabago sa bilang, walang nadadagdag. Hindi ho katulad noong EDSA 3, nung bago namin lusubin itong Malacanang, nung panahon na inagaw ni Gloria Arroyo ang kapangyarihan mula po sa taong bayan, mula po kay ERAP. So nagkaroon noon ng EDSA 3, kaya lang, dahil walang military component na suporta, hindi ho nagtagumpay. Pero nakalapit kami, nakadikit kami sa gate ng Malacanang. May mga napatay sa amin na sniper mula ron sa bubong ng palasyo. Now, maalala ko lang din nung time na yan, that was 2001, may mga, awag dyan, mga, yung dami ng mga tao, doon kami sa may ibabaw ng flyover ng EDSA Ortigas, tapos sa ilalim, ganoon, punuan din. Although yung flyover natadaanan naman pagkagabi, pero one lane na lang. May time na talagang nawawala talaga ang access ng mga sasakyan doon. And then, araw-araw ho dumadami yung mga dumadalo doon sa EDSA 3. Tapos may time pa na umabot yung mga tao hanggang doon sa Guadalupe Bridge. Siyempre nasa bangketa. Okay, pero imagine niyo umabot hanggang doon. At hindi lang nila magawang pwestuhan pa yung gitna ng EDSA at delegado. Pero talagang pagkagabi ho napipilay ang daloy ng trapiko noon. Sa loob ng isang linggo yon. And then yung pinaka peak day na talaga, 7th day. Ayun na. Sobrang dami ng mga tao noon. And then we were frustrated na walang military component na sumang-ayon na pababain si Gloria Arroyo. So kaya kami, hindi kami madami matanggap, diniretso talaga namin ang Malacanang. And we were frustrated at the end of the day. Kaya lang dito ho talaga, ako, ang desisyon po nila ay itutuloy-tuloy na lang daw po nila yung pangangalampag. Dito pa rin sila mag-i-stay. Kaya nga, ang address nila, taga rito kami. Yun na ho yung address nila ngayon. Okay. Bagamat yung iba naman sa kanila, mga nag-uwian na, katulad ng mga nasa jeep na yan. Ayan. Marami kanina mga sasakyan doon na nakaparada. So mga sadya ko talaga ang mga supporters ito na pumupunta rito. Bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang adhikain na pabagsakin si PBBM. Okay? At para maprotektahan na rin ang kanilang pastor para sa mga miyembro ng KOJC. Then para sa mga DDS, para mapabagsak si PBBM. Sabi nga nila, nabudol daw sila. Malayan kita kung tadukan. But anyway, shoutout ko kay AJ. Ikaw AJ, ano masasabi mo? Masasabi ko, failure siya. Kasi nakita ko, no, kaunti lang yung tao talaga. Hindi naman, yung kalahati ng plaza, hindi pa puno. Inikot ba? Inikot-ikot lang siya. Inikot ko siya. Binijuan ko siya para pag-pag-pag-pag. Failure siya. Alright, so ito po si Go Philippines. Ito, kasama ko pumunta rito at ito, lakas loob talaga. Nahaunat-unat yung kamay doon. Oh, ano masasabi? Kawawa naman sila. Dumating na dito si dating Presidente Duterte. Dumating na ang anak. Dumating na sila Bato, sila Robin Padilla. Hindi pa rin nila napuno yung Liwasang Bonifacio. Tapos, sasabihin nyo, pabababain nyo si PBBM. Putik naman kayo. Mag-isip-isip kayo, hoy. Ilan ba kayo? Hindi kayo dumami. Nung unang araw, nandito kami, nandun kami sa gitna. Ngayon, nandito pa rin kami sa gitna. Pero imbis na dumami,
lalong kumonti. Ano yan? Anong klase yan? Ibig lang sabihin, walang impact, wala nang magic ang mga Duterte, mga kababayan. Ang mga nakikita nyo na lang yung mga nagpapauto at yung mga member mismo ng KOJC. Yun. Ang marami lang talaga yung KOJC lang, marami na support. Ay, yung mga DDS. DDS, Lusaw. Arigo. Alright, so yun ha, narinig nyo na yung mismo. Straight from the two horses' mouth. Ngayon, a constituent assembly by Congress, mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang, ano, walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Eh ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako kung saan doon. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinakahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganun. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahon nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Eh, Ilocano ka, Batanginyo ako, Bisaya ako, Waraiburo. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-standby sa Pilipinas ng 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American Spanish War, natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo ulit dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na, na dinispatsa naman sana namin, pati ito ngayong anak, nagtuyo sa ulo talaga ang mga gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, lamang interest niya ng pahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utin para papakaligaya kung sino ang gustong paligaya ng utang ina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, itong samahan na ito, walang iwanan nito. Ako po, katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kaibigan, kaibigan yun. Lalo na kapag kakampi mo pa. Hindi ko po makakalimutan ang ibinigay sa aking suporta. Unang-una,
ni Pastor Kibuloy. Hindi po dahil sa pogi ako, ha. Kami pong dalawa ni Pastor ay naniniwala na dapat tapusin na ang armed struggle dito sa Pilipinas. Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Kibuloy. At ngayon, sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan. Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripisyo sa bayan. Kaya po, mga mahal kong kababayan, hinihingi ko po na sana huwag natin iwan si Pastor. Maraming salamat po. Mabuhay. Tanatong tanan. Magandang gabi sa ating lahat. Alam nyo, andito kami ngayon, Senator Bongo at yung ating mga kasamahan lahat andito dahil gusto namin ipakita kay Pastor Kibuloy na ang pagiging kaibigan ay hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga Bisaya. Sino mga taga Mindanao dito? Sino mga taga Bisayas? Sino mga Ilonggo? Lente, parinti ko mga Ilonggo, Bongo, Ilonggo. Unang-una, nandito po kami ni Senator Bato de la Rosa dahil kami po'y naniniwala. Sabi nga niya kanina, dahil po sa pagiging kaibigan niya kay Mayor Rodrigo Duterte, ay ganun na po ang ginagawa sa kanya. Narito kami ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal niyo si Pangulong Duterte? Pag mahal niyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. Like a duck. Wait.
dumating yata yung pinakamamahal nating Vice President, Inday Sara Duterte! 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 Okay. Turn around muna kayo. Oh, lagi ma- Hello, magandang araw sa inyo. JDB po ang inyong abang lingkod. Okay, so katatapos lang ng yung rally no ng mga DDS dito ho sa harap natin, diyan sa Loton. Hello. Ayan, at nakatagpo ko itong si AJ. Ayan, tapos si kasama ko naman rito pumunta ay si Go Philippines. Alright, so ano ba assessment natin? Well, they failed na lusubin ng Malacanang, but I know that's a part of their plan. And apparently, dumating naman po rito sina dating Pangulong Duterte, Bato de la Rosa, Robin Padilla, at si VP Sara. Alam nyo, hindi pa rin ho nakapagpadagdag ng crowd. Kung tama rin ang desisyon nila na mag-Jericho wall na lang sila rito, kasi hindi talaga kakayanin na lusubin ng Malacanang dahil mapapahiya sila. Sobrang konti nila. Imagine 50,000 sila nung unang araw. Hanggang ngayon, 50,000 pa rin na fake news. No. Wala hong nagbabago sa bilang, walang nadadagdag. Hindi ho katulad noong EDSA 3, nung bago namin lusubin itong Malacanang, nung panahon na inagaw ni Gloria Arroyo ang kapangyarihan mula po sa taong bayan, mula po kay ERAP. So nagkaroon noon ng EDSA 3, kaya lang, dahil walang military component na suporta, eh hindi ho nagtagumpay. Pero nakalapit kami, nakadikit kami sa gate ng Malacanang, may mga napatay sa amin na sniper mula ron sa bubong ng palasyo. Now, maalala ko lang din nung time na yan, that was 2001, may mga, tawag dyan, mga, yung dami ng mga tao, no, doon kami sa may ibabaw ng flyover ng EDSA Ortigas, tapos sa ilalim, ganoon, punuan din. Although yung flyover na dadaanan naman pagkagabi, pero one lane na lang. May time na talagang nawawala talaga ang access ng mga sasakyan doon. And then, araw-araw ho dumadami yung mga dumadalo doon sa EDSA 3. Tapos may time pa na umabot yung mga tao hanggang doon sa Guadalupe Bridge. Siyempre nasa bangketa. Okay, pero imagine niyo umabot hanggang doon. Oh, at hindi lang nila magawang pwestuhan pa yung gitna ng EDSA at Delegado. Pero talagang pagkagabi ho napipilay ang daloy ng trapiko noon. Sa loob ng isang linggo 'yon. And then yung pinaka peak day na talaga, 7th day. Ayun na. Sobrang dami ng mga tao noon, and then we were frustrated na walang military component na sumang-ayon na pababain si Gloria Arroyo. So kaya kami hindi kami madami matanggap, diniretso talaga namin ng Malacanang, and we were frustrated at the end of the day. Kaya lang dito ho talaga, ako, ang desisyon po nila ay itutuloy-tuloy na lang daw po nila yung pangangalampag, dito pa rin sila mag-i-stay. Kaya nga ang address nila, taga rito kami. Yun na ho yung address nila ngayon. Okay, bagamat yung iba naman sa kanila, mga nag-uuwian na, katulad ng mga nasa jeep na yan. Ayan, marami kanina mga sasakyan doon na nakaparada. Ayan. So mga sadya ho talaga ang mga supporters ito na pumupunta rito bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang adhikain na pabagsakin si PBBM. Okay? At para maprotektahan na rin ang kanilang pastor para sa mga miyembro ng KOJC. Then para sa mga DDS, para mapabagsak si
kay BBM. Nasabi nga nila, nabudol daw sila. Malaking katarantaduhan. But anyway, shoutout po kay AJ. Ikaw AJ, ano masasabi mo? Masasabi ko, failure. Failure siya. Kasi nakita ko, no, kaunti lang yung tao talaga. Hindi naman, yung kalahati ng plaza, hindi pa puno. Inikot mo ba? Ikot-ikot lang siya. Inikot ko siya. Binidjuhan ko siya pabilog, paikot. Yun. Diba? So, failure talaga. Alright, so... Ay, ito po si, si Go Philippines. Ito, kasama ko pumunta rito. At ito, lakas loob talaga. Na unat-unat yung kamay doon. Oh, ano masasabi mo, pre? Kawawa naman sila. Dumating na dito si dating Presidente Duterte. Dumating na ang anak. Dumating na sila Bato, sila Robin Padilla. Hindi pa rin nila napuno yung Liwasang Bonifacio. Tapos, sasabihin nyo, pabababain nyo si PBBM. Putik naman kayo. Ha, mag-isip-isip kayo, hoy. Ilan ba kayo? Hindi kayo dumami. Nung unang araw, nandito kami, nandun kami sa gitna. Ngayon, nandito pa rin kami sa gitna. Pero imbis na dumami, lalong kumonte. Ano yan? Anong klase yan? Ibig lang sabihin, walang impact, wala nang magic ang mga Duterte, mga kababayan. Ang mga nakikita nyo na lang yung mga nagpapauto at yung mga member mismo ng KOJC. Yun. Yun ang marami KOJC. Pero yung ang marami lang taga yung KOJC lang ang marami na supporters. Ay, yung mga DDS. DDS, Lusaw. Aray ko. Alright, so yun ha. Narinig nyo namin mismo. Straight from the two horses' mouth plus mine. Okay, so hanggang dito lang muna. Maraming salamat po sa inyo. Bye.